Kung gusto nyo nga palang mapanood ng buo yung video content about sa upgrade na mga pinaggagawa natin dito sa Pocket Bike, ilalagay ko na lang sa description yung link. Hinati-hati ko kasi yung video content sa mga upgrade sa specific area nitong Pocket Bike para doon sa mga naghahanap ng video kung paano kinakabit, kagaya ng sa gulong, kagaya ng neto, yung ano ba to, assembly, clutch bell, gears, and assembly. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Hindi talaga ako professional na gumagawa ng motor or nagre-repair ng ganito. Pero naiintindihan ko kasi siya kung paano siya gumagana. At least sa pagkakaalam ko. Bawa ito, kailangan mo tong tanggalin, tong assembly na to, para matanggal mo ng maayos or mapalitan mo yung carb. Kasi siya yung nakaharang doon. Kapag tinanggal mo kasi to, dito, pag tinanggal mo siya, open na to and ma-access mo na yung carb ng mas maayos. So, mas madali mo siyang magagawa. Though, yung iba, alam ko, ginagawa rin nila ng, ano, kaso masikip, ng nakakabit to. Tapos, ayan, yung principle kasi na itong pocket bike, sobrang simple lang niya and hindi naman siya ganun masyadong mahirap maintindihan. Kagaya nito, meron siyang 49cc na motor. Tapos pag umikot yung motor, nilagyan mo ng gas, aandar siya, paiikutin niya ngayon itong clutch assembly. Ito, itong part na to. Tapos may spring yan. Pag na-reach niya na yung certain number ng ikot or yung rotation niya, bubuka siya ngayon. Tapos itong lining, yung clutch lining, kakapit ngayon yun dito. Ito naman yung paikutin niya. Tapos ito, clutch bell ang tawag dito. Ito yung clutch bell and assembly. Hindi ko alam kung ano yung tawag dito. Hindi talaga ako professional. Hindi ko talaga ito ginagawa. Pero naiintindihan ko lang siya. Pag pinaikot niya ngayon to, iikot niya yung to. Ngayon, hindi sila parehas ng... hindi siya 1:1 ratio. Ibig sabihin, yung isang full rotation nito, hindi yun nangangahulugan na isang full rotation nitong sprocket na to, itong maliit. Yung siguro 3, 3, yung tatlong ikot nitong clutch bell katumbas ng isang ikot nito, itong ano, sprocket. Para yun hindi mahirapan yung motor or yung makina niya. So, kailangan mo ng maraming rotation muna nito bago mo papaikot to. Tapos, ito naman, kailangan mo ngayon ng maraming rotation din nito para naman mapaikot ngayon yung hulihang gulong. Ito, kasi ito yung ratio niya. Ano to eh, 54 teeth ata to, 58 teeth. Tapos, ito, 14. Pinalitan ko na nga pala to, itong sprocket. Madali lang to palitan. Kailangan mo lang siya tanggalin. Tapos, meron yan ditong lock. Ayan. C-lock ang tawag ata dito. Nakikita nyo ba? Ayan. Nakikita nyo ba? Gumagalaw siya. Ayan. C-lock ang tawag dyan. Anin mo lang yan. Ipa-place mo lang siya. Tapos, makakalas na siya. Tapos, ito, papalitan mo. Yung dating nakalagay sa kanya, ito. Ito yung stock niya. Ito yung dating nakalagay sa kanya, yung stock niya, 11 teeth. Tapos pinalitan ko siya ng 14 para medyo bumilis siya ng konti. Ihina yung hatak niya sa paakyat, pero bibilis siya sa patay. So medyo magaan lang naman ako yung 65. Hindi ko alam kung magaan na yun or mabigat para sa akin. 65 kilos. So tingin ko naman kaya naman ako neto. Tsaka yung chain niya naman kasi is pwede pa or medyo maluwag pa. So dadagdagan lang siya ng tatlong piraso or tatlong teeth kumpara dito. Pero medyo malaking difference na yun. Sana sa speed para madagdagan siya. Meron din ako ditong malaki. Hindi ko to gagamitin kasi baka masyadong mahirapan na yung motor. Kasi pag masyadong mabilis nga siya sa derecho, kaso mahihirapan naman yung motor, baka yung motor naman yung sirain niya. Pero siguro pag ano, papalitan ko siya pag handa na ako masira siya. Or experiment. So ayan. Madali lang to kalasin, madali lang siya tanggalin. Dun sa ano, meron lang siyang apat na screw. Ito lang yung apat na screw niya na kumakapit dito. And madali lang siya talaga kalasin. Good. Hindi ko pa siya ikakabit kasi hinihintay pa natin yung carburetor. Kaya hindi ko pa to maikakabit. So tsaka na.
Yan. Ito yung sa disc brake niya. Sinake yung pads, okay naman. Walang kung nakikita nyo. Okay naman siya kung maayos na magagawa. Ang technique lang dito kapag bumili kayo ng bago or pagkabili nyo sa kanya, kailangan ayusin nyo muna yung mga screw niya, yung mga nut para hindi siya masira or yung alignment kailangan nyo higpitan, mga something ganun. So, kailangan medyo marunong kayo or ipagawa nyo sa medyo marunong. So, ayun, medyo hindi nga to talaga related sa photography kasi about to dito sa pocket bike na to. Pero after neto, ipo-photoshoot natin siya ulit yung kompleto na yung upgrade niya. Tapos, hindi masyado siguro mahabang video yon. Tapos, dadal natin siya kung saan-saan siguro. So, yun lang guys. Thank you for watching this video kahit di siya related sa photography. And kung may napulot kayo dito sa video na to or may natutunan kayo, please give it a thumbs up. And mag-subscribe na rin kayo sa channel. Thank you guys for watching. Once again, my name is Hate and I will see you in the next video. Mabuha! Siguro ikakabit ko na yung mga pwede kong may kabit sa kanya, kagaya na itong gulong. Yun, yung gulong lang naman halos eh. Ito. Ikakabit ko na yung mga pwede kong maikabit, kagaya na itong gulong. Kung gusto nyo makita yung kabuuan nitong setup, ilalagay ko na lang sa description sa baba yung link nung buong video nung pag-upgrade natin nitong pocket bike. So yun lang muna siguro sa video na to. Thank you guys for watching kahit hindi siya related sa photography. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to hit that bell and subscribe button to see more of my videos. Once again, my name is Sate and I will see you in the next video. Mabuhay!